higit na pinalakas, higit na pinalawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, na partner mo sa balita at serbisyo. DWAY 1332 kHz. Sunshine Radio, Kabanatuan City. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Araw po ng Biyernes. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapartner mula Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng ating mundo na patuloy na sumusubaybay sa lahat ng mga programa dito po sa DWAY. September 4, 2020. Alam niyo ho mga kapartner, medyo nag-init ho ang aking ulo dahil sa napanood ko sa social media na meron hong isang babaeng Pilipina na nasa Amerika na talagang tinawag niya na nagsabing, ito ang kanyang sinabi, I hate Filipino, at tinawag pang bubo ang mga Pilipino. So nung napanood ko itong videong ito, although na kung mapapanood natin yung video, mamaya po ay ipapa-apply natin yon. Kung mapapanood natin sa video ng babaeng ito, parang meron siyang kaaway o pinagsasabihan na isang babae. Pero ang nakakalungkot dito ay ang tinawag niya na I hate Filipino at tinawag niyang bubo ang Pilipino. So sana naman isipin ng babaeng ito na siya din ay Pilipina na nakabase lang doon sa ibang bansa. At ngayon, huwag niyang ipagmayabang kung ano man yung narating niya, kung ano man yung kinalalagyan niya ngayon, huwag niyang laitin ang Pilipino dahil siya din po ay Pilipino. Ito ho, panoorin po natin ang video at kayo na ho ang humusga sa kanya. Oo, andito ako sa Amerika kaya nag-i-English ako. Ikaw, andyan ka lang sa Pilipinas, girl. Tapos English ka ng English. Tapos anong sabi mo? Call center agent ka lang. Tapos nag-i-English inside the jeepney? Come on girl, ibagay mo naman sa tamang lugar. Kaya kayo mga Pilipino, wala kayong mga napapala sa buhay nyo kasi puro kayong mga daldal, puro kayong hambog. Tingnan nyo, hanggang ngayon naghihirap pa rin kayo. OMG, you deserve it. Kaya I hate Filipino, mga bobo. Noong masasabi nyo mga kapartner sa sinabi ng babaeng ito na tinawag niyang mga bubo ang Pilipino at galit na galit daw siya sa mga Pilipino. So talaga hong kahit sino po ay talagang mapipikon ka sa inasal ng Pilipinang ito na nasa ibayong bansa. Akala mo kung sinong manlait sa kapwa niya Pilipino, Pilipina naman siya. Nakakabwisit nga po talaga itong kagagawan ng Pilipinang ito na magawang laitin ang Pilipino. Ano kaya ang gagawing aksyon ng ating gobyerno tungkol sa paglait ng kanyang lahi ng babaeng ito? Sana naman ay mabigyan ng leksyon ng gobyerno ang babaeng ito at nang maranasan niya, makita niya yung kanyang hinahanap. Maranasan niya kung sino yung kanyang nilait at tinawag na bubo, kundi ang kanyang lahing Pilipino. Talagang nakakapikon po itong babae pong ito.